Samantala, ngayong panahon ng tag-init, asahan na raw ang tiyak na pagtaas ng singil sa kuryente sa buwan ng Abril at Mayo. Ayon sa Meralco, kailangan daw kasing gumamit ng mas mahal na langis ang tatlong major power plants sa Luzon. Ang buong detalye sa ulat ni Karen Garucha. Kinumpirma na ng Manila Electric Company o Meralco ang tiyak na pagtaas ng singil sa kuryente sa susunod na dalawang buwan. Aabot sa 0.46 centavos per kilowatt hour ang madadagdag sa mga bill ng Meralco consumers sa buwan ng Abril, habang 0.72 centavos per kilowatt hour naman sa buwan ng Mayo. Ito ay dahil sa kailangan daw kasing gumamit ng mas mahal na panggatong na liquid fuel ang tatlong major power plants sa Luzon. Kasabay ito ng isang buwang maintenance shutdown ng Malampayan Natural Gas Facility na pinagkukunan ng kanilang mga pangunahing power plant. Ang dahilan sa shutdown na to, yung mga planta po na kumukuha ng source mula sa pipeline ng Malampaya ay gagamit ng tinatawag na mas mahal na liquid fuel, no? So yan po ay mas mahal ng dihamak sa natural gas, kung kaya't meron talagang impact yan sa presyo. Dagdag pa ng Meralco, posible pa rin muling magkaroon ng power rate hike kung magtataas din ang presyuhan ng kuryente sa spot market na isa rin sa pinagkukunan ng supply ng kumpanya. Wala pa po. We are still monitoring the situation. Magkakaroon tayo sa grupo ng DU first week of April. Samantala, kahit na nag-anunsyo na ng pagtitipid sa pagkonsumo ng kuryente, kinumpirma pa rin ng Department of Energy ang posibleng power rate hike sa summer season. Pero naniniwala ang Malacanang na ginagawa ng ahensya ang kanilang tungkulin para magkaroon ng sapat na supply ng kuryente sa bansa. Dapat ding tiyakin ng ahensya na hindi aabot sa naitalang pinakamataas na rate hike sa bansa na umabot sa 4 pesos and 15 centavos per kilowatt hour na matatanda ang naipatupad noong December 2013. So far, the DOE is making good progress in terms of getting stakeholders on board to be able to conserve energy going into the summer months. A lot of the major establishments have already implemented the recommendations of the DOE in order to make sure that supply is maintained. Patuloy ang pakikiusap ng Department of Energy na magtipid sa paggamit ng kuryente ngayong nalalapit na summer season, tulad na lamang ng paglalagay sa 25 degrees Celsius na temperatura ng mga aircon sa kabahayan at mga establishmento. Ako ang inyong kaibigan, Karen Garucha, para sa Newslight.